Hello Aquarius, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kakarapin nyo ng person mo itong 2024. Meron din syempre para sa mga singles. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Unahin muna nating alamin ang cards mo. Queen of Cups, in reverse, Five of Pentacles, Five of Cups. Nagkakaroon ng kalungkutan at saka stress. Ang ilan sa inyo, moody ka rin at saka kapag merong pumupuna sa iyo, masyado kang nagiging sensitive. Alam nyo ba guys na hindi porket swerte yung iba, tapos iba yung nangyayari sa'yo, lahat nasa kanya na yung swerte. Kanya-kanya tayo ng panahon. Baka sabihin mo pa na, buti na lang pala, okay itong buhay ko. Yung mga nangyayari sa'yo ay temporary lang, kaya mas mag-focus ka sa positive. Ang ilan sa inyo sa career, mas nangingibabaw yung emosyon mo kesa sa mag-focus ka sa mga dapat na ginagawa or gawain. Kaya pati yung business mo o kaya trabaho ay naaapektuhan. Sa totoo lang, marami ka pang pwedeng makamit sa karir mo o kaya sa negosyo. Huwag mong hayaan na mas mangibabaw yung pagiging moody or galit. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung bang yung pagiging moody mo at saka yung kawalan ng tiwala sa person or sa relasyon, ito yung nagiging dahilan kaya nagiging malayo yung loob ng person mo sa iyo. Ang ilan sa ipinapakitang dahilan kung bakit ganito yung behavior ng ilan sa inyo ay merong health problem, problema sa financial, o kaya walang time yung person, yung feeling na hindi minamahal. At dahil sa ganitong sitwasyon, ang ilan sa inyo sa relationship ay magkakahiwalay talaga. Lalo na kung hindi nyo to susolusyonan ng person mo or magiging mailap ang isa sa inyo. Itong The Fall ay good news para sa iyo kasi magkakaroon ng bagong simula sa buhay mo. Kapag dumating ito, huwag mo na itong pakawalan. Ito yung mas dapat bigyan mo ng pansin para ma-accomplish mo na yung mga nararapat na tagumpay para sa iyo. Naantala kasi yung mga chances na para sa iyo dahil sa kalungkutan mo. At saka ang advice pa sa mga nasa relationship, kailangan alamin nyo ng person mo kung ano talaga yung punot dulo ng problema. At kapag nalaman ito, kailangan ng malawak na pangunawa. At ang paalala ng mga cards na kapag ka hindi naging matagumpay ang relasyon nyo ng person mo, pareho kayong may responsibilidad. O kaya pagkukulang, hindi pwedeng isa lang yung may kasalanan. Ang ilang single dahil sa trauma na nangyari sa nakaraan, marami ka nang namimiss na oportunidad patungkol sa love. Mas makakabuti para sa iyo na magsimula na ng panibagong relasyon. Ito naman yung card ng person mo. Three of Cups, Ten of Pentacles, at Eight of Pentacles. Sa mga cards ng person mo ay very positive kasi dedicated na person sa mga taong gusto niya mabigyan ng kaligayahan at saka
sa pamilya. Ano siya talaga? Focus. Kaya yung minamanifest niya sa buhay ay magkakatotoo or magkakaroon ng katuparan. At saka sa person mo, ang gusto niya talaga ay maging matagumpay. Tatlong cards na kasi nagsasabi patungkol sa success at happiness. Ang ilan sa inyo ay merong financial stress kasi merong ilan na nag-cancel na mga plano. Ang iba naman, meron kang plano pero masyadong magastos. Pwedeng dahil sa kasal, para sa pamilya o kaya sa mga anak. Ang ilan naman sa inyo patungkol sa financial ay sinisecure mo na yung kinabukasan mo at ng pamilya. Ang ilan naman nag-iipon ka. At saka ang ilan sa inyo sa financial, magkakaroon ka ng long-term na plano. At saka yung swerte, ikaw mismo yung nagdadala. Kaya ipagpatuloy mo ito. Ang ilang single naman, meron kang potential person na makikilala. Dalawang cards yung nagsasabi niyan na ang pakay ng person na ito ay yung pang long term na commitment. Kaya lang ang ilan sa inyo habang sineselebrate mo itong tagumpay na ito dahil happy ka sa pagiging single mo at nangyayari sa buhay mo, babalik yung past person mo. Yun bang magpaparamdam siya? Itong Ace of Pentacles, card pa rin ito ng person mo. Kung nag-iipon siya, mas dadami pa yung ipon niya. May mga advantage at saka oportunidad na darating. Kahit na merong challenge sa financial, ay malalagpasan pa rin ito. Ipagpatuloy na maging wise, lalo na kung mag-i-invest. Kailangan maging mapanuri kung makakabuti ba sa iyo ito o hindi. Kailangan suriin. Lalo na't ang ilan sa inyo, magaling kang mag-manage ng financial mo. Kung para saan ito, kung ano yung dapat itatabi. Babalik yung past person, diba, nabanggit ko nga ipinakita sa mga cards. Lesson yun guys eh, na para wala ka nang dapat pang ulitin sa nakaraan. Yung past person mo ang makakapagpaalala sa'yo kung ano talaga yung kailangan mo sa isang relasyon. Alamin muna natin ang advice ng mystical card sa iyo. Entrepreneur. Kaya pala magiging maganda ang kita mo. Kasi meron pang exciting at saka business opportunity na darating. At mukhang ito yung isa pa sa isa-celebrate mo. Isang card na lang. Boundaries. Ibig sabihin nito ay natututo ka ng lumaban o kaya tumanggi sa mga bagay na hindi mo naman talaga kaya. Napansin ko lang guys na naka-apat na cards ka na hindi mo pinipeke yung feelings mo or personalidad. Sa mga nasa relationship naman, kung ganito ka devoted yung person mo sa karir niya, talagang makakaisip ka na gusto ba talaga ako ng person na ito? Alamin muna natin yung angel number mo. Isa lang yung kukunin ko. Seven, seven, eight, eight. Remember that the supporters around you who are helping you and the new opportunities that come your way are all blessings from the angels. Marami ka nang hindi napapansin at paalala na itong angel number na ito sa iyo. At saka, ang ilan sa inyo na nasa relationship, matibay ang relasyon nyo ng person mo. Pero kailangan ng balanse. Hindi pwedeng
Magfo-focus lang sa isang bagay kahit napaka-importante nito sa iyo. Kasi meron pa namang mas importante pa na area ng buhay na kailangan bigyan din ng pagpapahalaga. Kaya nga sa unang cards mo, pinakita na yung disappointment at saka kalungkutan. Na kailangan bigyan din ng person mo ng pagpapahalaga yung mga taong nasa paligid niya. Kasi hindi lang naman financial ang importante. Ang next na alamin naman natin ay patungkol sa solution. The Empress, Four of Swords, at the Tower in Reverse. Nakadalawang cards ka na para sa pregnancy. At mukhang kapag ka pregnant ka, hindi maganda yung condition mo. Merong malaking pagbabago. At saka, anuman ang kinakaharap mong problema base sa mga cards, anuman ang situation mo, matatapos na ito yung mga problems mo. Meron na talagang solusyon na para sa iyo. At saka, ipinapakita rin sa mga cards na magiging maganda yung buhay mo. Sa bagay, pinakita na sa cards ng person mo na yun talaga yung gusto niya mangyari. Sa health naman, naka-apat na cards ka na iwasan hanggat maaari yung maging emosyonal. At saka ang ilan sa inyo para hindi ka magkaroon ng health issues, isipin mo yung mga positibong nangyayari sa buhay mo. Kasi guys, itong tatlong cards na ito ay warning sign na kailangan makaiwas ka sa illness at bigyan ng prioridad yung kalusugan. Sa mga single, ang ilan sa inyo, mapagmahal kang person. Pero sa ngayon, hindi mo to mai-express. Kahit na ang ilan sa inyo, gusto mo talagang magkaroon na ng bagong karelasyon pero hindi mo magawa. Pero alam nyo ba na ito pa yung nakapagpaligtas sa iyo sa delikadong person? Sa mga nasa relationship, itong mga cards mo ipinapakita na merong person na nag-cancel ng engagement or kasal. Ang problema, syempre dinamdam mo ito. Akala mo yun lang talaga yung panghihina mo o kaya kalungkutan, nagiging emotional ka. Yung pala dahil sa pregnant ka. Kaya lang, biglaan naman na tinapos na ng person mo yung relationship nyo. Ito naman yung next card, alamin natin yung papakita. Ang swerte naman, the Star. Na ang ilan sa inyo, anuman yung problemang dumating sa iyo, dalawang cards na yung nagsasabi na magiging kalma na yung situation, mareresolbahan mo, malalagpasan mo. Kaya hindi mo kailangan mawala ng pag-asa, single ka man, nasa relationship, or single parent ka. Kasi ito pa yung mas magbibigay sa iyo ng dahilan para mas lalong pagpursigihan kung ano yung mga nasimulan mo sa buhay. Lalo na yung blessing na nagkaroon ng baby.